Hello guys, Solar Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy, per sa lahat ng Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Alamin niyo yung baraha sa ngayon, lahat ng zodiac signs ay sobrang swerte. Diba? Simula sa water, fire, earth, and ikaw naman ito. Diba? So, ang nakikita ko sa'yo dito, posibleng meron kang mga inaalala financial, inaalala emotional, may inaalala ka tungkol sa papeles, travel, sasakyan, relocation, yung iba nalilipat ng bahay, medyo nag-aalala kayo. Or posibleng yung iba sa inyo dyan, hindi nyo pa nababayaran yung mga loans nyo, utang, or pwedeng merong iba sa inyo dyan na may mga kailangan kayong isettle na bills. Medyo concern ito eh. Concern yung matatanggap mo or pwedeng natanggap mo na siya. But today, sinasabi ng baraha na may sudden wealth. Sudden wealth, pwedeng panalo sa kahit anong klase ng sugal. May mga additional income, additional na source ng income, by the way. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na may posibleng mensahe ka na hindi maganda sa pandinig nyo na galing sa ibang lugar, sa malayong lugar. So, for example, may isang tao ka na close sa'yo or kakilala na gustong humingi ng tulong sa'yo financially. So, pwedeng, medyo mamumroblema ka eh, kasi iniisip mo sana kukuha ng ganitong blah, 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 blah. Diba? So, but, fortunately, di ba, may pagkakataon ka sa araw na ito na ano man itong pinoproblema mo, ano man itong concerns mo, ano man itong iniisip mo na kailangan mong isettle, ay posibleng masasettle mo siya sa araw na ito. Like, unexpected siya na money. Like, may problema ka, may kailangan kang bayaran, may humihingi sa'yo ng tulong sa malayong lugar, may kapamilya ka na may sakit, may kapamilya kang humihingi ng tulong, tapos biglang unexpected na money, unexpected na windfall ng money ang posibleng pumasok sa iyong bank account or sa iyong kamay, 'di ba? So, nakikita natin dito guys na sobrang relate to sa water sign Pisces, Scorpio, Cancer. So, kung may mga kakilala kayong water sign, pwedeng sila yung magdadala sa inyo ng swerte na to or kayo yung magdadala sa kanila ng swerte. Okay, thank you. Pasensya na guys ha, may sugat kasi ako sa kamay. Okay. Etong barahang ito, Five of Pentacles, pwedeng ito yung problema mo. But sinasabi ng baraha sa'yo dito na may matagal ka nang hinihintay or ito yung hinihintay mong solusyon sa problema financial, solution sa health problems mo. So, kung makikita mo dito, like, may mga issues kayo regarding sa fertility, kung babae ka, nahirapan kang mabuntis, yung lalaki naman, hirap maghanap ng trabaho. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng anuman itong mga health issues, mga financial issues na pinagdadaanan nyo, ay posibleng dumating na yung sagot sa araw na ito. Okay. Nakikita ko sir dito na medyo pagod ka na. May iba sa inyo ditong pagod na sa paghihintay. Pwedeng naghihintay ng trabaho, naghihintay ng kagalingan sa kanilang health. May iba ditong naghihintay mabuntis, naghihintay na maikasal. Or kung ano man itong hinihintay nyo, sinasabi ng baraha sir dito na ano lang, tuloy lang ang buhay. Kung pagod ka sa araw na ito, magpahinga ka. Kung nakakaramdam ka ng stress, distress, diba? Spend time alone, spend time sa nature, makipag-usap ka sa relatives mo, sa friends mo, maghanap ka ng, hanapin mo kung ano yung pwedeng magbigay sa'yo ng saya, hanapin mo yung, ano tawag dito, yung paraan, maghanap ka ng paraan kung paano mo mababago yung emotion mo. Ang hirap gawin yan, but pinapractice yan. Pag napractice mo na, may mga negative thoughts na pumapasok sa isip mo, tapos bigla kang, gusto mo siyang tapusin itong negative thoughts, i-practicein mo siya and then makukuha mo kung ano yung gusto mo.
na mawala. Like, labanan mo, may minamanifest ka, tapos biglang pumasok yung negativity, alisin mo yung negativity, practicein mo yung ganun. Okay. Okay, so King of Wands and Ace of Cups, Nine of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo daw maging mas masipag. Kailangan mo daw mas maging matyaga. Okay? Iwasan mo daw yung pagiging impatient. May iba dito, like Gemini siguro, Gemini and Aquarius, na mabilis kayong magalit, mabilis kayong maboring. Like, bago ka lang sa trabaho, tapos hindi mo nagustuhan yung mga katrabaho mo, ugali nila, or yung trabaho, tapos bigla kang magre-resign. Dito sa barahang to, sinasabi na, nako, kailangan natin, kahit pagod na tayo, guys. Kahit pagod ka na, kahit boring na yung pakiramdam mo, ituloy mo pa rin siya. Tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang business. Okay? Kasi, itong ginagawa mo sa ngayon, siya yung magdadala sa'yo ng sobrang saya. Okay, bakit ka magiging masaya? Kung may business kang ginagawa sa ngayon, may trabaho kang ginagawa sa ngayon, or estudyante ka, pagbutihin mo yan, kasi yan ang magdadala sa'yo ng financial success. Overall, financial success, financial new beginnings, financial prosperity and abundance. Okay? And kung makikita mo dito yung Ace of Cups, katabi siya ng Nine of Pentacles. So, parang ano to, isang pangyayari lang, tas biglang magiging, parang ano, isang magic. Diba? Tingnan mo. Wheel of Fortune, Queen of Cups. Yun. Kailangan mo ikalma yung iyong emosyon. Kasi, itong Queen of Cups, sinasabi ng barahan na kahit may mga pinagdadaanan kay hindi maganda, or kahit confused ka sa mga nangyayari sa ngayon, panatilihin mo pa rin yung pagiging kalmado. Kalmado naman talaga kayo eh. Pero may mga chances or pwedeng may mga pagkakataon na impatient yung iba sa inyo. So, dito sa Two of Wands, choices, decision, options. Kung may mga decision making ka daw na gustong gawin sa araw na ito or pinag-iisipan pa lang na gagawin, and feeling mo nakakapagod mag-isip, nakakapagod mag-analyze, itulog mo lang muna yan, diba? So, for example, may decision making ka tungkol sa trabaho, sa relationship, or kaano man tong pagbabago, may gusto kang ibenta, may gusto kang bilhin, for one day, kailangan mo munang matulog, magpahinga. Kasi, after mo makapagpahinga, after mo magkaroon ng energy, or ma-energize ka, maiisip mo yung option na to eh. Yung option na, ba't hindi ko yung naisip kagabi? Hindi ko yung naisip kasi pagod na pagod ako. Antok na antok ako, gutom na ako, balisang balisa na ako, malungkot ako. Pero once na nakapagpahinga ka na, makikita mo yung liwanag, yung clarity na parang, ang solusyon lang pala dito is ganito ganyan. Bakit ako sobrang sensitive? Bakit ako nagalit? Kasi, inaantok ka, pagod ka, masama ang loob mo. So, parang ganyan. So, pahinga lang, pahinga. Magpahinga tayo bago tayo gumawa ng decision. Okay? Nine of Pentacles, lump sum of money. Emotional release, parang ganun. Ang nakikita natin na posibleng mangyari dito. Okay? Thank you guys. Bye!